nandito tayo, sa Surala ngayon. Yan ay yung round ball nila. Surala. Kompleto ang araw basta kasama si Kaneti. Araw-araw. Hi mga Kaneti, magandang araw po sa inyo lahat. Andito po tayo ngayon sa Surala, sir. Tama ba? Surala. Yan. Saan to sa Surala, sir? Sa Barangay Kulong-Gulo. Yan, sa Barangay Kulong-Gulo, Surala, South Cotabato. At anong nga pangalan mo, sir? Ako si Ronaldo Umbeda, isang OFW. Yan. Isa po lang seaman, no? Second engineer. Yan. At ngayon, meron po siya dito ang maraming manok. So, mga ilang manok ko, sir, dito sa game farm? Dito ang nakatali ngayon, mga 150. Maliban sa mga binibred namin, na mga inahin at sa pandang. Yan, grabe, ang dami. Yung 150 ba, sir, ready for sabong na yun? Oh, ready na lahat. Ready. Yung iba, ready. Yung iba, pinapakain pa lang. Yan, grabe. Sir, yung unang tanong ko sa iyo, sir, bakit ka nag-start sa ganitong business? Actually, hilig lang to eh. Hilig ko lang dahil isang OFW. Bago eh, ito ang libangan ko. At hindi naman talaga ano to, business din to, business. Nagbibinta rin kami ng manok. May bumibili sa amin na ano, mga Indonesiano. Yan. Sa Indonesia pa galing yung mga buyer nila, sir, dito. Yan. So ito kasi hilig na, siguro na parami mo to, sir. Ano? Oo, na parami. Yung iba bumibili rin kami ng mga materialis para gumanda rin yung mga layo ng manok namin. Yan, na-addict na talaga si sir sa pagmamanok. Tama ba, sir? No? At yung pagka-addict niya, nagiging business na rin. Yan. Sir, yung ganito karami, sir, yung mga 150 heads, magastos ba, sir, sa patoka? Oo, magastos to. Siguro mga sa isang araw namin, mga kalating sako ng pitch. Grabe, kalate. Medyo magastos tong panlaban ng manok. Yan. Hindi basta-basta. Sir, yung isang per kilo ba, na yung isang sako ba, magkano yun, sir? Yung isang sako ng, depende kasi ano yan, apat na klase yung inahalo namin eh. Na pitch. Yung pinaka mababa, nasa 850. Yung sako? 25 kilos yung isang sako. Yan, grabe. 25 kilos lang yun, no? 1.6 kung 50 kilos. Oo, 1.6. Grabe, mahal. Tapos ano pa yun? Apat na klase? Apat na klase yung hinahalo namin, pinapakain dito. Ah, okay. Ganun pala. Sir, ano ba yung mga pinapakain mo? Pwede mong ma-share sa kanila? Ang hinahalo namin dito, cracked corn, yung tinatawag nilang Royal Pigeons, mga slasher, ano yan, produkto ng ano, pwede kong sabihin? Produkto ng Thunderbird yung pinapakain namin dito. Yun ba? Yan. Kaya pala napakaganda ng mga manok ni sir. Sir, pwede bang malaman anong mga breed kong andito ngayon? Yung ano namin dito, yung mainline namin dito, yung mga puti, yung White Pelso. Meron kaming sweater, meron din mga Gilmore, may McLean hats. Pero yung marami namin dito yung puti. Kasi maganda din kasi yung color. Maganda yung record sa amin yung puti. Maganda yung record. Oo. Palaging nananalo. Palaging nananalo yung mga puti namin. Yan. So yun yung swerte dito sa game farm ni sir. Kaya yung mga puti namin, yun ang pinaparami namin. Sa ngayon. Sir, yung mga babae mo dito, ilang piraso? Yung babae namin ngayon, ano lang kasi kunti lang yung binibreed namin eh. Nasa 40 lang yung babae namin ngayon. Yan, 40 na babae. Sa isang araw, sir, ilang itlog yung makakolekta niyo? Ngayon, sa isang araw, medyo humina kasi yung pag-itlog ng mga babae namin. Mga nasa 10 lang sa isang araw. Yan, 10 lang. Pero kung yung ano yung, sir, yung maximum? Maximum, minsan pag lumakas sila umitlog, na umaabot ng mga 20 sa araw. Hindi sa isang araw. Yan. Sir, yung ano ba, yung pangsabong na manok, na yung babae, broody ba yun, sir, naglilimlim ba? Naglilimlim yung iba, naglilimlim, pero hindi sila makalimlim kasi kinukulikta namin yung itlog. Kaya ini-incubate nyo? Ini-incubate namin, kaya hindi sila lumilimlim. Yan. Nag-action lang sila na lumilimlim, pero wala silang malimliman kasi kinuha namin yung itlog. Sir, nagbibenta ba kayo ng fertile eggs? Sa ngayon, wala pa. Pero kung magbenta kayo, sir?
magkano yung isang itlog or isang tray? Sa ngayon, parang hindi ko pa alam kung magkano yung itlog eh. Oh, wala pa nang alit si sir. No? Kasi yung binibenta mo dito sir, yung ready to fight ready na. Ready to fight na, yung mga malalaki na. Yeah. Sir, usapang ano naman tayo sa kondisyon, pag-kondisyon. Paano ba mag-kondisyon ng manok sir? Oh, sa amin dito, ang pag-kondisyon ng manok, may handicap din ako. Ano yan, 31 days kung mag-kondisyon kami. 31 days? Iba ba yung pagkain sir nung andito sa ano dito sa nakita nila sa likod at saka yung kondisyon na iba yung pagkain, sinisipirit namin yan. Tikita mo dito, nakasipirit yan sila yung mga panlaban, yung mga malapit ng ilaban. Nakasipirit yan. Iba yung pagkain yan, may mga halo-halo na, may mga mixing. May mga vitamins yan. May mga vitamins, may injectable, may tableta. Tableta. Ganyan pala. So first time kasi natin 'to naka-feature ng game farm na pagmamanok. Yan. Sir, yung 31 days ba? Saan mo nilalagay yung mga manok mo, yung pagkakondisyon? May ano na sila, may bawat araw may parang may nakatupa sa kanila, halimbawa ganitong araw, ganito sila. Sunod na araw ganito naman. May ano 'yan, yung nakakaalam diyan yung ano na, yung handler yung naghahanda. Ikaw sir, doon ka lang talaga sa ano. Kasi dito rin ako, nakatutok rin ako dito. Manonood rin ako kung paano siya maghanda. Sinasabihan ko rin kung paano maghanda minsan. Yan, grabe no. Sir, dito ba sa mga ready to fight mo, magkano ba yung benta mo? Dito sa pag ready to fight na, nasa 7,000 yung binta namin. 7,000? Oh. Ilang months na yan sir? Depende kung stag yung kukunin nila o cock. Yung stag ba tsaka yung cock sir, iba ba yung presyo? Dito sa amin pareho lang eh, yung cock at saka stag sa ngayon no, yung binta namin. At anong mga breed yan sir? Yun pa rin, yung mga kulay puti, yung mga white kilso namin. Yan, lahat dito 7,000 pesos. Pwede no. Yan, grabe. Napakamahal din po, no? Pang big time talaga, sir. Itong business na to. Kasi bumibili rin kami ng mga mamahalin na material sa Iloilo, sa Maynila. Ah, sa ibang lugar din po? Oh, ibang lugar din, no. Yung pinakamahal na nabili mo, sir, magkano ba yun, sir? Ang material namin dito na medyo mahal, actually pare-pareho naman eh, kasi nakakuha kami sa Maynila kay B-Boy Enriquez, nakakuha kami ng tryo nila, 35,000, yung AAG namin na sweater, yung medyo mahal, 45,000, may jet sweater rin ako dito na tryo din, 45,000 din. Yan, mahal yung kuha ni sir, pero pagbenta niya, medyo mura na lang, yan 7,000 na lang. No. So sa mga gustong bumili diyan, marami kang available sir, baka may gustong bumili dito. Oo, marami kaming nakatali ngayon kasi medyo nag-pandemic, walang bumibili na eh. Yan. Kaya pinapakain na lang mga 150 to nakatali namin. So mas maganda tong inegosyo kasi mahal siya no kumpara doon sa mga pangkatay ng mga manok. Yan. At saka mas konti yung kinakain nila kasi may diet sila eh, 'di ba sir? May diet sila. No, hindi naman kasi pwedeng i-overfeed to kasi nga panglaban to ng manok. Yan, for fight talaga. Sir, pwede bang malaman dun sa sabungan, no? Yung pinaka ano sir, pinaka malaking napanalunan mo, magkano ba? Para ma-inspire yung mga nanonood. Oo, nung sa World Pitmaster Cup, umabot kami ng finals. Sa nakapunta kami ng Manila. Naka 6 points kami dito sa ano sa Pulumulok Sports Complex. Yan, grabe. Naka 6 points kami. So magkano yung napanalunan mo, sir? Hindi naman masyadong malaki pero masaya na. Medyo masaya na, oh. Saka medyo masaya dahil nakaabot kami ng Maynila. Oo. Sa ganito kasing business, paggandahan ng manok, no? Palakasan. At syempre, minsan hindi naman kasi every sabong is every laban mananalo, no? Yung importante lang is masaya tayo masaya dito sa hobby natin. At saka wag pumusta ng malaki dahil walang yumayaman sa sugal. Oo. Sa business talaga yumayaman. Sir, pwede bang ma-share sa mga nanonood ngayon kung magkano yung pinakamalaking naebenta mo sa loob ng isang buwan kung nakaranas ka? Kasi kami dito hindi naman kami maramihan kung magbenta talaga. Yung nakapagbenta kami doon nga sa Indonesian mga
20 piraso, ganun. So magkano yun, sir? Isang bilihan. Ano mo, 5,000. 5,000 lang? Abot-abot ng mga 100,000 ata yun. Then 100,000? 20 piraso. Kondisyon na ba yan, sir? Yung iba, hindi. Naka-paycon lang, naka-paycon. Kasi pag pumili sila, hindi naman nakakondisyon yung pipili nila. Ay, so hindi sila yung pipili, oh, kahit malayo sila? Oo, oh, ibibidyo, ilalaban namin, i-spar namin. Tapos isi-send namin yung videos pa nila. Sila na yung mamili doon. At dito kay Sir, mayroon silang ano, parang boxing ring. No. Meron kaming gradas dito. Gradas ba tawag dyan? Gradas. Oh. Ah, gradas. Oh, gradas. Oh. Yan. Dyan namin inispar. Mm-hmm. Pag nagustuhan ng buyer, yun, pipiliin nila. Pipicturan namin. Mm-hmm. Mga wingman. Lahat-lahat ng ano, hinihingi nila ng picture. Mm-hmm. Ah, sir, sa ano ba? Sa shipping fee? Sino nagbabayad? Sa shipping fee, sila na yun. Sila na ang magbabayad nun. Mm. Pag sa Maynila, sila na rin ang magbabayad. Alimbawa, 5,000 yung binta namin. Mm. Malinis na yung 5,000. Mm. Hihingihan namin sila ng shipping fee. Mm. Sila na magbayad? Oo, yung shipping fee. Dati, papuntang Maynila, yung isang karton, dalawang manok, nasa 900. Iwan ko lang ngayon dahil matagal na rin kami hindi nakapag-ship. Ngayon na to, halos nag-times 2 na yung shipping. Hindi ko, wala lang akong idea dahil hindi na kami nakapag-ship dahil... yun nga, wala nang bumibili dahil pandemic. At saka stricto ngayon dito sa atin, sir. No. Ah, sir, may gusto ka bang sabihin sa mga gusto magsimula at sa nag-aalaga na ng manok panabo ngayon? Oo, sa mga nagsimula na gustong mag-alaga ng panabong na manok, yun nga, bumili sila ng mga magagaling na material sa mga galing na breeder din, kahit mahal. Kasi yung panabong na manok, hindi maganda at maganda, pareho lang yung kinakain. Mm. Kaya piliin mo yung ano, yung maganda na breeder, doon ka bumili at saka i-breed mo. Kasi pag nag-breed ka ng hindi maganda na manok, yung lalabas doon pagkainin mo rin eh. Oo. Same yung pagkain, same tapos same ang pagkain, yung quality, pag doon ka bumili sa hindi maganda, may nang quality, may na rin lumaban yun. Tsaka magastos pa. Magastos. Pareho-pareho lang yung kinakain nila eh. Yan, grabe. Ay, doon yung sinabi ni sir. Yung bibilhin mo, yung magandang ano na, kahit medyo mahal, quality yung labas nun. Oh, yan. So, doon na po kayo sa mahal na, no? Sa mahal, quality. O, sa quality. Yan. Kasi ano natin yung ano, yung medyo mahinang quality, tapos same lang naman yung pagkain nila. Same lang naman yung pagkain. Pare-pareho lang yung pagkain nila noon. Oh, yan. Kaya doon ka na sa quality. Para marami yung buyers at saka mataas pa yung porsyento na pwedeng manalo. Oo. Yan. So yun na po mga ka-native, no? Maraming salamat po dito kay Sir dahil na nakapunta tayo dito sa kanyang game farm. Bye-bye po. Bye-bye, Sir. Maraming salamat din. Maraming salamat sa pag-picture ng aming farm. Yan. Thank you.